Hi guys, welcome back to my channel. So this is John Paul Cidre Santos. So for today's video, i-resolve natin yung internet undefined network to. Kung yung computer mo is walang internet, so panoorin mo tong video na to hanggang matapos para makakonnect ka sa yung internet, no? Kung ang desktop mo is connected from your switch, no? Kung connected siya going to your desktop, connected siya but no internet access daw. So kung yun lumalabas, ang ibig sabihin undefined network, kapag click mo yung pag-click mo yung bar sa baba, no? Pag-check mo yung status ng connection mo is merong kulay dilaw, no? Na triangle na ganun. So ibig sabihin no undefined network daw, no? So yun guys, i-resolve natin yan. Panoorin mo itong video na to. So let's start. So yun guys, andito tayo, no? So ang aking desktop, ang aking laptop is walang internet, no? So ang aking laptop is undefined. Ang aking laptop is undefined network daw, no? So ibig sabihin wala akong internet. Connected ako but no internet, no? So yan, i-resolve natin yan. So click mo lang to, and then lalabas itong settings, no? So punta tayo dito sa network and sharing center. Then lalabas itong network sharing center. So dito may kita nyo yung view your active networks, no? So ito yung public network. Ito yung aking Wi-Fi connection, no internet access. And then yung itong pinag-connectahan ko, undefined network daw, no? So access type niya is no internet access din. So connection ko is Ethernet 2. So click ko lang to, and then nalabas itong Ethernet 2 status. Then dito may kita nyo is yung connection details. Yan. Yung IPv4 connectivity is no internet access daw, no? Pati yung IB6 connectivity, no internet access din daw. So ito yung details. Yan. And then tick mo yung properties para lumabas tong Ethernet 2 properties, yung pinagkakonektahan ko. Then dito mo makikita yung disconnection use the following items, no? So hanapin mo dito is yung Ethernet protocol version 4 TCP IPv4. So ito siya, no? Ethernet protocol version 4 TCP IPv4. So click mo lang yan, and then properties. So dito lalabas dito yung Ethernet protocol version 4 TCP IPv4 properties, no? Tama. So click mo dito is in general. So dito kumabasa nyo is you can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings, no? So ito, kung makita dito is meron obtain IP address automatically, and then use the following IP address. So ang gagamitin natin is obtain lang natin, no? Obtain an IP address automatically. Then dito rin, obtain DSN server address automatically. So click mo lang din okay, then close mo din yan, close. Then check natin kung may internet na. So still not connected. So second step tayo, punta ka dito search bar, then i-type mo yung cmd, which is the command prompt. So click okay. So lalabas ito yung command prompt, no? So sa command prompt, ang gagawin natin is check natin IP address natin. So type mo is ipconfig. Yan, para ma-check natin. So yan, IPv4 IP address 192.168.137.1. Then ang default gateway natin is blank, no? So type mo ulit is ipconfig / release. So yan, no operation can be performed. So i-renew natin, ipconfig / renew. So yan guys, no? Ipconfig / renew. Then click mo enter. Windows IP configuration. So check mo. So yan na, no? Internet adapter Bluetooth network connection number 2. So yan, connected na tayo ngayon sa Ethernet. Tama? And then
Check natin kung may internet na nga ba. So, dito tayo sa Google Chrome. Speed test tayo kung gumagana siya. So, yung guys to, type mo lang dito is yung speed test. Tama? Yan, speedtest.net. So, yan. Yung speedtest.net, yan mo rin na pwede i-test kung gano'ng kabilis yung iyong internet or yung uploads mo and downloads. No? Click mo lang yung go. So, kusa siyang mag-ano. Yan. So, download Mbps, dapat 100 siya kasi yun yung ang internet natin dito. And then, yung upload niya is dapat 100 Mbps din, no? So, yan. Pumapalo siya ng 100 Mbps. So, ibig sabihin, nakukuha ko yung Mbps na dapat na meron ako. So, yun. Ang download niya is 96.11. So, yun guys, no? Connected na tayo ngayon sa internet. So, ibig sabihin nito, na-connect tayo sa internet kasi na-speed test natin yung network natin, no? So, yan. Pumapalo naman siya ng 98 or 99. So yeah, 101.85 upload Mbps. So yun, we got it connected, no? So yun guys, naturo ko sa inyo is kung paano mag-resolve ng undefined network, no, na basic troubleshoot. So hindi lang naman yun yung paraan para ma-troubleshoot yung undefined network. Una rin, syempre, kailangan mo i-check yung kung yung router mo or yung internet mo ba is meron pa ba internet. Baka mamaya kasi wala lang internet kaya ganun siya nag-undefined network, no? So, mamaya putol na pala internet mo. Check mo rin yan. And then, meron pang paraan dyan, no? Yung pupunta ka sa device manager para ilagyan mo yung default value niya, yung network address niya. Baka mamaya kasi yung default value niya is baka wala nang alagay ng default value. So, may default value dyan guys, no? Ang default value niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, and then capital AB. So, yun yung default value niya. Minsan kasi is walang default value, kaya nagkakos din siya ng undefined network. No? So, yung scenario ito, ginawa natin is in-obtain lang natin IP address para makakuha tayo ng valid IP address para makakorek tayo sa ating internet. No? So, yun. Kaya, then nirelease natin yung previous na IP address niya. Pelta natin ng bago. Ngayon, nakuha tayo ng valid IP address. So, yun guys. Kung may natutunan ka sa video ito, please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button para lagi kang updated sa aking video. Thank you!